Good morning, good morning, good morning, Philippines! Kumusta na po kayo dyan lahat, guys? Namimiss ko na po yung Paxio. Yung Paxio na galunggong. Miss na miss ko na po. Kumusta na po kayo dyan, guys? Gustong-gusto ko nang kumain ng galunggong, ng Gigi, na pinatuyuan sa kamatis at mantika. Okay, guys. Miss na miss ko na po yan. Topic po natin for today is about how to get the partner's visa. Meron po kasing nagtatanong sa akin paano raw makapunta dito ng Australia. Paano daw po makakuha ng partner's visa? So, ito ngayon guys, ang pag-uusapan natin kung paano nga ba kumuha ng partner's visa. Okay. Una-una po, dahil pinag-usapan natin partner's visa, syempre may boyfriend kayo na Australian citizen or di kaya New Zealand citizen. Okay. So, una-una po, kadalasan nagkikita, namimit natin yung mga boyfriend sa dating site or di kaya sa personal or kahit saan. So, una-una, for example, kung namit mo yung boyfriend mo sa dating site, kailangan po yung conversation ninyo, guys. Kailangan po ninyong makita ng personal. At yung mga picture ninyo, nung nagkita kayo sa personal, dapat meron kayong picture, copy, para po proof. Isa po yun sa requirements na kumuha ng visa. At saka yung mga conversation po ninyo dati, nung nag-umpisa pa lang kayo, kailangan din po yun, guys. At syempre, dahil nag-meet kayo sa personal, siyempre, si boyfriend siguro gustong dalhin ka ng Australia o gustong mag-tourist ka ng Australia kasi gano'n naman talaga sa una, tourist muna. So ngayon, tanong, pwede ka bang magpakasal na tourist visa lang ang visa mo? Opo, pwede po kayong magpakasal dito sa Australia na tourist visa ka lang. Halimbawa, magtuturist visa ka dito ng 3 months. Pwede po kayong magpakasal, guys, ng dito sa Australia ng partners mo. Kung kayong dalawa po ay parihong single, walang sabit, pwede po kayong magpakasal. Or di kaya magpa-de facto relationship. Pero guys, ang de facto relationship, makakuha ka nun, makapag-rehistro ka nun, kung nakapagsama na kayo ng 12 months. So ngayon, pwede kang kumuha ng partners visa. Pero kung nagmamadali ka guys, para nagmamadali kayo para makakuha ng partner's visa, para tuloy-tuloy na, ikaw dito sa Australia, kasal na lang guys, magpakasal kayo. So, pag nagpakasal kayo, isa yon sa requirements ng partner's visa. So, ngayon, paano kumuha ng partner's visa? Siyempre, mag-online kayo. Ngayon, tilapan ninyo lahat yung application form doon, at siguraduhin ninyong walang mali. 27 pages po yun. Yung pipilapan nyo sa computer. Make sure na walang mali. Perfect yun. At saka yung mga supporting documents, like sa sinabi ko sa una, yung mga picture ninyo na patunay na nakikita kayo sa personal, yung mga conversation ninyo, kung kailan kayo nag-umpisa, magawa din po kayo ng letter na patunay, is dideclare nyo po doon kung paano kayo nagkakilala, paano kayo naging boyfriend, paano kayo nagmamahalan, minahal mo siya dahil bakit, lahat i-declare nyo po doon sa letter kasi isa po yun sa mga requirements na makakuha kayo ng partner's visa. Dapat po guys, mapatunayan po ninyo na genuine talaga yung relationship ninyo. So dapat, meron kayong mga kaibigan na magpapatunay na kayo po ay genuine na in relationship. Kasi iniwasan lang po nila guys yung kagaya ng mga ginagawa ng iba na yung mga kamag-anak ng kanilang asawa. Kunwari, divorce sila ng asawa nila tapos yung kamag-anak na gustong pumunta dito ng Australia, ipipetition ng asawa tapos hindi naman pala genuine, hindi naman totoo para lang makapunta dito ng Australia. So, yun po yung nangyayari kaya masyadong mahigpit ang migration. Kaya,
kailangan po natin ng proof na genuine talaga yung relationship ninyo. So, yung will of testament ng inyong partner, kailangan nyo ng will testament, yung partner mo, yung sponsor mo, kailangan magbigay ng wills na patunay na ikaw po ay dineclare niya as in may kahati doon sa property niya at saka joint affidavit. Kailangan po yung joint affidavit sa bangko na share po kayo ng account. Lahat ng sacrifices ninyong dalawa, kailangan maipakita niyo na nag-sacrifice kayo sa relationship ninyo, patunay na genuine ang pagmamahalan ninyong dalawa. So, yun yung mga number one. Yun po yung mga requirements para makakuha ng partner's visa. So, ngayon, pag kumpleto na po yung mga requirements na yan, yung mga hinihingi ng migration na mga requirements. Teka guys, lumaki ako. Sobrang lumaki ako. Pag naikumpleto nyo na po yan, so, pwede na po ninyong i-load yung inyong application form ng partner's visa. So, pag na-loads na po yun, automatic po yun, pwede na kayong mag-work dito sa Australia. At antayin po ng 2 years, antayin pong ma-approve yung partner's visa. Tapos, pag na-approve na po yun, yung partner's visa mo, so, mag-antay ka ng another 2 years para makakuha ka ng permanent visa na dito ka na talaga sa Australia titira. So, yun po guys, ang yun po yung paraan para makakuha ng partner's visa. Ngayon guys, sa susunod kong vlog, pag-usapan natin yung tungkol sa de facto relationship. Kung ano yung de facto relationship. So, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano po yung de facto at kung ano po yung marriage para makakuha ng partner's visa dito sa Australia. So, maraming salamat guys sa mga nanonood at sa mga nagustuhan yung aking vlog. Paki-subscribe naman guys, please. Kasi, libangan ko lang to. Malaking tulong na rin po yun. At saka, para ma-share ko sa inyo yung mga, kung ano-ano man yung mga aking mga natutunan dito sa Australia at mga adventure ko dito. Ma-share ko sa inyo. Salamat po ng marami! Bye-bye!